Okay, testing naman natin tong 12 volt solenoid bulb natin. So, sirang cover niya, okay lang yan. Ito ay 12 volt. Tapos, 1 half na male ang kanyang connection. So, ang solenoid bulb, iba-ibang klase yan. Meron niyang normally closed, tsaka normally open. So, ito ay normally closed. So, pag sabi natin normally closed, palagi siyang nakapatay. Kapareha siya ng bulb, ganito. Ito, bulb. Kailangan natin buksan para mag-open. So, kailangan natin manually buksan. So, ang solenoid bulb naman, kailangan natin supplyan ng 12 volt para magbukas yung kanyang pinaka-bulb. Para siyang sa electrical, kung meron tayong switch, kailangan natin manually pindutin. Ang katumbas niya naman ay relay. So, parehas lang sila ng principle. O, parang magkamuka. Ganun din. Ang kontrol lang natin dito, tubig. Pwede rin hangin. Yung ibang solenoid, pwede sa hangin, pwede sa tubig. Tapos, merong rating. Ito, 24 volt. Ito, panghangin din. Tsaka pang tubig, air, tsaka water. Siya naman ay 220 volt. Kuha tayo ng battery at mga wire. So, naglagay lang ako ng switch. Ito rin yung switch tsaka fuse. Lagay ko lang ito sa positive. Ito nga pala ay walang polarity. So, kahit saan yung positive niya tsaka negative. Okay, testing natin. Na-wire ko na siya. milliamps. May nararamdaman akong lumalagitik sa loob. Okay. Subukan natin siya lagyan ng tubig. Isa nga palang tatandaan natin sa mga solenoid ay meron siyang arrow o direction. So dito yung pasok, dito yung labas. Hindi tayo dito pwede magpapasok. Dito magpalabas. So, palagi yan may mga araw. Pag solenoid bulb ngayon, mamaya buksan natin to. Tingnan natin kung anong laman. Pero gusto ko muna matesting kung merong, kung naano nyo talaga yung tubig. Hindi na ako maglalagay ng teflon. Testing lang naman. So, yung bulb na lang gagawin kong pinaka connector niya. Hindi kaganda ng build nito kasi plastic lang siya yung body niya bago yung bahay. Yung pinaka-thread naka-bolt lang. So, wala tayong kontrahan para mahigpitan siya ng maigi. Kundi yung plastic lang. Okay. Testing natin. Lagyan natin ng tubig. Yan, luktong na yung wire niya para humaba. Ito yung supply yung tubig. Kung may leak, okay lang. Ang araw natin ay nakaganon. Dito sa ibabaw yung coil para hindi mabasa. Testing lang naman to. Okay lang, umilik. Lagyan ko muna tubig. Kaya may mga LED na tayo. Okay. May na lang yung tubig. On ko. Sayang, bukas na siya. Okay. Off ko. Ayan, wala kasing leak. Pigil-pigil ko lang ng kamay ko. On. Off. On. Okay, pinatay ka ng tubig. So, ganyan gumagana ang solenoid bulb. Okay. So, ganun siya gumagana. Tumakaan ko lang yung wire niyan. Bago tanggalin ko na. O kahit kamay lang pwede tanggalin. Yun nga ang disadvantage natin dito ay yung pigilan. So, hindi natin mahigpitan ng maayos. Buksan natin. Tingnan natin kung anong principle niya. Ano yan? Okay. So, ganun lang siya.
Meron siyang pang karayom. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong solenoid. Ah. Ito ay diaphragm. Tapos ang pasok ng tubig pupunta dito dyan sa paligid na butas na yan bago pag bumukas yung solenoid valve. Electromagnet to, angat lang to. Papasok naman dito, lalabas doon. So ganun ang principle ng solenoid valve. Okay, yung spring niya, guide pala yun ng spring niya. Tapos, ito yung mismong hinihigop. Meron pa yung return spring. Yan, meron spring sa loob. Hindi kita. Ayan, nabalik siya. So, yung coil, parang relay lang din. Pag nagkaroon siya ng power, hihilayin niya yung parang pinaka-jet niya. Dahilan para bumukas. Bumukas ito. Pero, kalimitan sa mga solenoid valve, dito wala akong nakita na required pressure. So, minsan, o kalimitan, meron siyang nire-require na pressure para mabuksan niya. So, kung walang pressure dito, yung normal na water lang, siguro hindi niya kayang itulak. So, tutulong din yung pressure para itulak tong valve. Pero kung may mga gravity siguro, so kalimitan mo mababa lang. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Babalik ko na to. Ayan, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo tong valve na to sa mga susunod na project natin.